The International League, Chapter 150. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga, 2-0 na nga ang ating mga bida. Ngunit sa kanilang pagsasaya ay isang bangungot pala ang kanilang kakaharapin. Dahil dito nga, ang top 1 sa kanilang bracket nga ang kanilang kakaharapin. Ang kuponan ng Kantura Dream Team. Kaya naman dito ya, lumipas na nga ang isang araw at silang lahat ay nagpupulong nga. At itong si Coach Ansay ay sinimulan nga ang pulong na ito. Team Shohoku, ang una nating laban ay ating napagtagumpayan na 2-0 na tayo. Ngunit alam niyo naman siguro kung sino ang ating haharapin. Ang isang bagyo na mahirap pigilan. Ang isang kalamidad na walang makakapigil nino man. Yan ang sabi nila. Ngunit alam naman natin, nakaranas na tayo ng gantong laban. Kung susumaing mabuti, lahat ng laban natin ay underdog tayo. Ngunit iba, iba ang kuponan nila Kantor. Kaya yandaan nyo ang sarili nyo. Mapapalaban tayo ng masigit pa sa delikado. Wika nitong si Coach Ansay. At dito'y nagsalita nga itong si Fujima. Oo, tama si Coach Ansay. Bilang assistant coach, 2 araw mula ngayon, aasahan nila na magiging bangungot para sa atin. Ngunit ibigay natin ang lahat upang hindi sila maging best sa laban na to. Gagawin natin ang lahat upang baliktarin ang Tatsulok. Wika nga nitong si Fujima na merong ding takot sa kanyang mga mata na nararamdaman dahil Kantor Dream Team nga ang kanilang makakalaban. Kaya naman dito nga ay oras na nga ng pahinga at pinaghahanda na nga nila ang laban sa 2 araw mula ngayon. Kaya naman dito ay itong si Akagi ay hindi nga makatulog. At dito'y napansin nga itong si Mitsui. Akagi, bakit hindi ka makatulog? Mukhang malalim ang iniisip mo. Mukhang Kantor Dream Team ata ang iniisip mo, ah. Huwag kang magalala. Kaya natin yung mga yon. At kung matalo man tayo, hindi pa naman ang katapusan. Wika nitong si Mitsui. At dito tumugon itong si Akagi. Mali. Hindi si Kantor ang iniisip ko, kundi ang kanilang sentro. Ang kanilang sentro na galing pa sa Amerika. Diba? Diba yun ang sinasabi nila? Hindi pa nare-reveal ang kanilang sentro at hindi pa nakikita kung sino talaga ang lumalaban sa kanila sa sentro, sapagkat nung laban nila nasaksihan natin ay wala silang sentro na labas. Siguro yahanda nila para sa atin yon. Wika nitong si Akagi. At dito nga narinig nga ito nitong si Mitsui. Tama, tama ang naging tugon mo. Nandito ako't naririnig ang lahat. Ang usap-usapan na aking nabalitaan, ang kanilang sentro na pinakamahusay ay hilalabas na nila. Kaya dito tayo mahihirapan. Akagi, ikaw na mismo, ikaw na mismo ang tatalo at magpapahirap sa sentrong ilalabas nila. Huwag kang panghinaan ng loob. Marami ka nang nakalaban na malalakas, kaya huwag kang magpapatalo doon. Wika nga nitong si Mitsui. At dito'y biglang nalipungatan itong si Coach Ansay at linapitan ang dalawa. Tama ka, tama kayong dalawa. Nung unang 2 laban nga rin ng Kantor Dream Team ay hindi nila pinakita ang kanilang sentro. At itong kalbo na yon ang nagiging sentro pa rin nila, yung galing sa atin na si Naito. Ngunit mag-a-adjust yun at siya na ang magiging power forward. Kaya asahan nyo, solid ang sentro
nasasabak nila. Ngunit huwag kayong panginaan ng loob. Kaya nyo yun, batay sa aking nakita. Batay sa aking saksihan, siya ay si CJ Taurobi. Ang malakas na sentro na galing pa sa Amerika. Wika nitong si Coach Ansay. At dito ngay labis na kinabahan itong si Akagi. Ano? CJ Taurobi? Yung malaki na sentro ng Clean High School? Siya ba? Siya ba ang kanilang kukunin? Naku, kung ganon, hindi lang pala si Kantor ang magiging problema dito, kundi maging si Taurobi. Wika nga nitong si Akagi. Samantalang dito nga'y namroblema nga ang lahat. Ngunit dito'y itong Sinukawa, Sakuragi, Miyagi ay hindi na nga piniling matulog pa sapagkat sa kanilang daan nagtratrabaho na agad sila at dito nga'y patuloy nga ang kanilang jogging. Alas tres pa naman, hindi pa oras para magtulog. I-grind natin to ng i-grind sapagkat ang kakarapin natin ay isang solidong kupunan. Kaya asahan nyo na mabibigay tayo ng isang dilubyo. Kaya huwag natin ibigay ang ating sarili. Ibigay natin ang lahat upang gulatin ang number one seeds. Wika nga nitong si Sakuragi, dito'y tumugon itong si Rukawa. Oo, ngayon pa lang natin nalaman na tagilid na talaga ang bangka. Sinabi na sa akin ni Coach Ansay ng lineup pala nila sa first five nila ay si CJ Taurobi, Jake Cantor, Matsumoto, Naito at si Morosami. Yan ang magiging lineup nila. Isang solidong kupunan na imposibleng matalo dahil sa kanilang improvement. Ngunit gagawin natin ang lahat upang matalo sila. Wika nitong si Rukawa. At itong si Miyagi ay tumugon nga rin. Huwag nyo nga alanin kung sino ang makaharap natin. Ang tanging tunay na kalaban natin bukas ay ang ating sarili. Pag pinaghinaan tayo ng loob, pag nawalan tayo ng kumpiyansa at nawalan ng gigil sa laro, sigurado babagsak tayo. Kaya ngayon pa lang, itatak nyo na sa isip nyo na kahit bagyo ang ating kakarapin, sasalubungin pa rin natin to nang walang takot. Kaya sige, jogging lang ng jogging hanggang hindi na maramdaman ng ating katawan ang salitang pagod. Wika nga nitong si Miyagi, dito ngay sumigaw ang tatlo. Cantor Dream Team, kumanda kayo. Dalawang araw mula ngayon, kakarapin namin kayo ng buong tapang. Kaya dapat hindi kami ang matakot, kundi kayong lahat. Cantor Dream Team, nandito na ang shuruko. Wika ng tatlo, kaya ba nilang makipagsabayan sa numero unong kupunan? Isama mo pa si CJ Taurobi. Ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.